Inamin nga mga idol, neto ni Al Horford sa podcast ni JJ Redick na siya natakot nga dito kay LeBron James. Pero bago natin pag-usapan niya ng mga idol, ito munang naging payag ni Kevin Durant. Pagbibigay niya nga ng kudos, pagpupuri niya sa organisasyon ng team ng Brooklyn. Well, sinabi niya nga mga idol dito sa napakahabang kanyang sinabi na isa-summarize na lang natin ng team nga doon ng Brooklyn Nets talaga naman ay nag-aalaga ng kanilang mga player na ginawa nga daw lahat na itong team ng Brooklyn Nets ang kinakailangan niyang gawin para nga makapag-rehab siya mga idol nung na-injury siya. They care about their players nga daw. At talaga naman doon na amazing ang kanyang naging panahon sa team ng Brooklyn Nets. Well, bakit ba ginagawa yan ni Kevin Durant? Bakit parang pinapabango niya ang pangalan at organisasyon ng team ng Brooklyn Nets? Well, kung matatandaan niyo mga idol, ever since noong 2020, nung itong si Kyrie Irving ay nagka-problema, and then hanggang ngayon 2022-2023, ay ito pa rin si Kyrie Irving na team ng Brooklyn Nets. Ay may problema, ay talaga ng mga NBA fans ay inakusahan ng owner ng team ng Brooklyn Nets na si Joey Chai, pati na rin ang kanilang ang GM na si Sean Marks, na hindi nga daw marunong magpatakbo ng organisasyon. Nang dahil nga daw iniisip lang nila ang kanilang sarili, business, at parang walang pake sa kanilang mga players. At yan mga idol ay dahil nga sa sunod-sunod na issue ni Kyrie Irving at pati na rin ng owner na itong Brooklyn at sa organisasyon ng team ng Brooklyn Nets overall. So kaya nga yan, lumabas itong si Kevin Durant, nagbigay ng kanyang honest opinion patungkol nga dito sa organization ng team ng Brooklyn Nets. At eto na nga mga idol ang pag-amin ni Al Horford na natakot nga siya dito kay LeBron. Well, sa isang segment kasi dito ay pinaalam nga sa kanya ni JJ Redick na 5 beses na nga daw siyang tinalo neto ni LeBron James sa Eastern Conference sa playoffs. At tinanong nga neto ni JJ Redick bakit nga daw mahirap na talunin itong si LeBron James sa playoffs. At ito nga mga idol ang mga sinabi niya. Sabi ni Al, ito nga daw si LeBron ay parabang may isa pang gear na individually o personally ay hindi niya daw maabot. Kumbaga kung ang max level nito ni Al Horford at ang kanyang mga teammates ay level 3, ay parang may level 4 pa itong si LeBron James. Nung tinalo nga rin daw sila nito ni LeBron sa Boston noong 2018, nung rookie year ni Tatum, na sa game 7 na daw yun mga idol, and with 4 minutes left daw in the 4th quarter, ay parang pagod na nga daw itong si Al Horford. Tumingin nga daw siya sa bench na itong kanyang team. Nandun daw sila Tatum, Marcus Morris, Jaylen Brown, pati na rin ang kanyang sarili na gassed na nga daw. Sobrang pagod na, inihingal na. Tapos pagtingin niya daw sa kabilang side mga idol sa bench na itong team ng Cleveland Cavaliers, nandun daw si LeBron James na kaupo sa scorer's table na parang pa-chill-chill nga lang daw. Sabi na ito ni Al Horford na he looks unfazed nga daw, naka-cross arms pa itong si LeBron James na parang walang pake sa nangyayari sa paligid niya. Kumbaga komportable si LeBron James, he looks unbothered. Sabi pa nga na ito ni Al Horford na yun nga daw ay very disturbing. Kumbaga nakakatakot yon para kay Al Horford. Para bang taas balahibo moment nung makita niya yung itsura ni LeBron James na parang hindi nga napapagod, samantalang silang Boston Celtics players ay pagod na pagod na. At yan nga mga idol ang pag-amen neto ni Al Horford ng isang moment na natakot siya dito nga kay LBJ. At yan mga idol, noong 2018, noong sa game 7 kung saan nilaro ni LeBron James ang buong 48 minutes. Walang pahinga mga idol, miski isang minuto. At yan din ang very historic run ni LeBron mga idol na tinalo nga lang sila ng super team ng Warriors noong sa 2018 finals. Pero mga idol, ito ang pagbibigay linaw neto ni Al Horford na natakot siya dito kay LeBron mga idol noong taong 2018 dahil nga sa kanyang nakita.